Hey, what's up guys? It's me again, Dieter. So, for today's vlog guys, no, may gusto lang akong pagtuunan ng pansin. So, first time kong gagawin to, gagawa tayo ng commentary video about sa isang kupal na tao. Tol, ba't ka ganyan? Masyadong papampam, gusto lagi madaming views ng video. Hindi naman pogi, feeling pogi lang, tol. Kasi git sa lahat, sobrang pangit na ugali. Pangit ka na nga dati, tapos pangit pa na ugali mo. Doble pa nung mas lalong pumangit yung ugali mo, tol. So yun guys, no, naisipan kong gumawa ng commentary video kasi talagang nanghihigil ako sa lalaki na to eh. Paano mo sabi? Para lang magkaroon ng madaming views, para lang kumita sa kanyang Facebook page at saka sa kanyang YouTube channel. Animal! Nagka-issue lang siya, sinamantala naman kung ano nang pinagsasabi, puro kasinungalingan. Animal! So yun, no, ngayon ko na naisip na gumawa ng komentary kasi talagang nanggigil ako sa inayupak na to, no? So yun guys, mag-earphone ako kasi... Good lang. So yun guys, mag-earphone ako kasi nandyan yung kapitbahay namin, nagkumakanta. Baka marinig, makapirate tayo, no? Para marinig ko rin yung sabi ng mongoloid na to. So yun guys, start na natin, no? Play ko na yung video. Ito po yung totoo. Wait nga lang, butik. Sa umpisa pa lang, makikita mo na yung mukha ng DL na tayong ano eh, yung pag-iyak niya eh. Tapos, wagan mong ganun ka pa, mongulid ka ba? Tinamitsura mo, mukha ang tanga. Gigil ako sa'yo. Mahal, gusto mo malaman ko yung side mo. Kausapin mo ako. Mahal, walang kinalaman ng mundo. Wait lang ah. Anong walang kinalaman yung mundo? Mongolid ka ba? First of all, isa kang social media influencer. So kapag nagkaroon ka ng issue, talagang kakalat yan sa buong mundo. Unless na lang yung issue mo is maganda. Kasi hindi naman lahat ng issue pangit, di ba? Pero yung issue mo, Marlou, wala ka man lang ginawang tama eh. Ha? Oo, sabihin natin tumutulong ka nung mga nakaraang buwan dahil nga meron tayong virus na lumalaganap dito sa Pinas. Pero hindi eh, hindi namin nakikita yung pagiging sincere mo, mongoloid ka kasi. Actually, sobrang ganda na nga ng pagtanggap sa'yo ng ng community, di ba? Sa social media. Medyo bumababa na eh, kasi dati yung dislike mo sa video, umaabot yan ng 100,000 eh. Tapos yung mga nakaraan, unti-unti na lang talaga yung mga dislike rin. Pero, nako Marlou, ha, Xander Ford, giyatay, agigil mo ako ha, talagang abugbog na kita. Napapatay talaga ako ng tao. Sige guys, tuloy natin. Walang kinalaman ng mundo dito sa issue na tumahal. Hindi social media ang sagot dyan. Alam mo? Alam mo naman sa sarili mo na kung gaano kita kamahal at pinahalagaan. Wala, kung mahal mo yung isang tao, hindi mo gaganunin. Tinan mo yung ginawa mo, tol. So, sa pagkabasa ko sa post ng ng girlfriend niya, pinipilit niya daw makipagtalik sa yung girlfriend niya kahit daw meron. Oh my God! Wow! So, dun pa lang hindi na mapaputunayan na lalaki ka, tol eh. Diba? Pato pipilitin yung girlfriend mo na makipagtalik sa'yo na kahit na meron siya. Saka huwag mong pilitin yung tao kung gusto niya. May tamang panahon para dyan. Tapos sa sinasabi mong hindi sagot yung social media, mongoloid ka pala eh. Nag-post yung babae kasi nga takot na siya. Lahat ng pinaggagawa mo sa kanya, hindi niya mailabas, hindi niya masabi ng agaran sa ibang tao, kaya nilabas siya sa social media para malaman ng lahat kung gaano ka kakupal. Magaling kang kupal ka! Lahat naman ginawa ko sa'yo, lahat nagpakababa ako sa'yo. At saka mahal, una sa lahat, nasa tamang edad na tayo. Yung mga pinos mo, na
Yung sinasabi mo na ano, nasa tamang edad kayo, iaano ko lang ah. Guys, yung pakikipag-sex, hindi yan binabase sa tamang edad. Karaniwan nga dapat, kasal na kayo. Pinakamagandang dapat gawin, una, magpakasal ka muna sa taong mahal mo. At least doon, alam mo makakasama mo siya habang buhay. Hindi yung ganito, kukupalin mo lang yung tao, pipilitin mo. Tsaka yung itsura mo, Marlou, natatawa ako sa'yo, mongolid ka talaga. Alam ko naman kasi itsura ng umiiyak sa hindi. Tapos yung mga ganun mo, tol. Kahit i-zoom out ko tong mukha mo, tol, wala akong makita, no? Wala akong makita na may luha. So, fast forward tayo, guys, kasi masyadong mahaba tong video na to. Mang intention sa'yo. Yun lang gusto ko, mahal. Mag-usap tayo. Bigyan natin ng kapatawaran ng bawat isa. Alam mo, mahal, mahirap lang kami. Pero hindi ako tinuruan ng mga magulang ko maging sinungaling. Alam mo yan. Yun. Mahirap lang daw sila. Pero hindi daw siya tinuruan na maging sinungaling na magulang niya. Oo, tama naman siya doon. Hindi siya tinuruan na maging sinungaling na magulang niya. Pero siya yung nagpapakita na pinalaki man siya ng magulang niya ng tama, hindi pa rin sapat yun. Kasi nakadepende na sa iyo yan, di ba? At sinasabi mo hindi ka sinungaling, dati pa lang, doon pa lang sa... Saan ba yun? Yung kay Catherine Bernardo. Doon pa lang sa issue na yun. Halata nang sinungaling ka. In-interview ka ng isang DJ. Tapos kung ano ang pinagsasabi mo na hindi ikaw yun. Tapos, nung may lumabas na video na nagpapatunay na ikaw yun, diba nga ka? Tapos sasabihin mo, natakot ka lang. Tapos ngayon dito sa video na tapos sasabihin mo, hindi ka sinungaling? Damn! Mayabang ako sa Facebook. Dahil yun yung personality ko. Pero sa pamilya ko, hindi ako ganyan. Tapos yung sinasabi mong binugbog. Kasi hindi ko kayang gawin yun kasi yung papa ko. Bata pa lang ako, nabububog na ako ng ilang beses. Ilang beses na ako binubugbog ng papa ko. Alam ko yung pakiramdam na pag binubugbog. Natatakot nga ako, may phobia nga ako pag may ganun po nangyayari. Kaya yun nung nakita-kita na nagwala ako sa harapan ko. Natakot ako nun sa'yo. Tapos tol, dapat sa ganitong issue, huwag mo na idamay yung magulang mo. Tis na mo, pinasok mo pa yung tatay mo na pinaalala mo pa na lagi kang binubugbog ng tatay mo. Which is bad, kasi nga syempre malalaman rin ng ibang tao na binubugbog ka pala ng tatay mo dati. Tol, pinapapangit mo lang rin yung image ng pamilya mo, ng magulang mo. Na kung saan sobrang suportado sa'yo kaso sinisira mo yung imahe nila. Wala kang kwentang lalaki, tol. Ay, di ko alam nang gagawin ko. Yung mama ko po, sobrang depressed na yung mama ko. Kasi, pati sila nadadamay. May nanay ka din naman, mahal eh. Parehas lang tayo, sana maunawaan mo ko. Kung galit ka sa akin, mag-usap tayo. Magkapatawaran tayo sa bawat isa. Na ganito kasi yan eh, no? Yung sinasabi ni Marlou na sabihin yung galit niya. Feeling ko, yung babae, nagsabi na yun kay Marlou, aka Sunday Ford, na mga hinanakit niya. Pero, itong si Marlou, talagang pangit yung ugali. So, feeling ko talagang, ano, nagtimpe itong babae. Kasi, based sa post ng babae, tiniis niya lahat ng ugali ni Marlou. Yung pagiging mayabang. Tapos yung mahilig manakit. Tapos, sinabi pa nga ng babae na kahit ilang tao pa yung nagbababa sa'yo, hindi kita, ay, parang may sinabi siya din na hindi kita iiwan, hindi ito lang ako. Ang kaso, sabi ng babae, sinagad mo daw siya. Ibig sabihin guys, nagtimpi yung babae, inipon niya lahat ng ginawa ni Marlou na pananakit, lahat ng pang-aabuso, physical man yan o hindi, no? O sabihin mo sa akin kung ano yung galit mo. Kasi lahat naman, lahat na ano yung patawad yun eh. Pero, mahal, sana mapatawad mo ako, sana kausapin mo ako. Pwede nyo kontakin po yung mga manager ko po sa Star Image. Sabihin nyo po sa kanila na gusto nyo po kami makausap personally. Papayag po ako, mag-uusap po tayo, mag-usap tayo.
nagpapakumbaba ako sa'yo. Pero lahat ng sinabi ko dito, lahat yung totoo. Oh, yan. So yun, ang lumalabas dito, sinasabi niya na yung bebe niya daw, yung girlfriend niya daw yung naglalabas ng walang katotohanan na post. So hindi natin alam kasi wala naman tayo sa sitwasyon. Pero para sa akin, dun ako sa side ng babae kasi kitang-kita naman sa picture pa lang may mga galos yung babae. Merong halos, di ko alam kung ano, kung saan galing yung mga sugat na yun. Feeling ko dahil sa pananakit, sa pang-aabuso. Forward natin guys, no? Sa pinakadulo kasi meron dito yung pinakatalagang ano eh, pinakamalupitang ginawa ni Marlou eh. Ewan ko kung kinat niya dito sa YouTube ah. Maraming salamat po, good night. Bless you all. Yun, kinat niya nga. So kasi, dun sa live niya, no, may nakita akong video na hindi siya cut. Pagkatapos ng, ano, pagkatapos ng video, may sinabi siya na, uy, ano, 18K views. Maganda siya. So partida kakatapos niya lang umiyak nun ah. No, Marlou? Kakatapos mo lang umiyak. Tapos, ang napansin mo pa yung viewers mo. Gago! Tol, unang payo ko sa'yo, pagdating sa babae, huwag mong pilitin sa pakikipagtalik. Ha? Kasi yung pagkikipagtalik, hindi yan basta-basta, tol. Once na nakuha mo yung pagkababae ng isang tao, dapat dalhin mo hanggang sa kamatayan nyo. Dapat alam mo yung ginagawa mo, hindi yung parang ginagawa mo lang laro yung mga babae, tol. Kasi nowadays, diba, mahirap na yung buhay. No? Tsaka, social media influencer ka naman. Bakit hindi ka nalang gumawa ng mga videos na ikakatawa ng ibang tao? Hindi yung gumagawa ka ng mga kasitan na katulad nito. No? Nababadtrip lang ako kaya gumawa ako ng komentary about dito kay Marlou kasi. Kasi, di ba guys, isipin nyo, halos, ano, kung hindi every 1 month, every 3 months, may dumarating na issue, di ba? Lahat na lang eh. Sobrang na yung pagka-social media influencer mo, talagang toxic ka na, cancer ka na ng lipunan, no? Hindi ka na magagamot. Ultimo sa ML, sila Doggy, yung mga yan, pinagka-cancer-cancer mo, nakikipag-1v1 ka pa, tapos gumagawa ka ng livestream na hindi naman ikaw yung nagko-control. Lapit mo, boy! So yun guys, hanggang dito na lang ang aking ginawang video. Pasensya na kung medyo mayroon ako mga bad words na binibitawan kasi natural lang yun sa akin, lalo na kapag nanggigil talaga ako katulad dito sa inayopak na tao na to na si Marlou. Siyempre, sino ba namang matutuwa sa ganung ginagawa sa isang babae guys? Kasi sa akin bilang lalaki, hindi yun karangalan na makuha mo yung pagkababae ng isang tao, di ba? Tsaka commonly na ginagawa yan sa mga taong kasal. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Sana nagustuhan niyo tong commentary video ko. And pasensya na rin kung may mga nasabi akong masamang salita. So hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung video. Peace out.